guys, welcome to my channel, Karen Computers. Ako nga pala si Karen Pastrana, ang inyong IT Hardware Specialist. Ngayon guys, ang gagawin natin is printer naman. Ang gagawin natin ngayon is HP DeskJet na GT5810. So, ang problema niya daw is clogging. Check natin kung ano yung problema, tsaka kung ano yung paanong way ang gagawin natin para ma-repair siya. So, shoutout nga pala sa may-ari ng printer na to, kay Ate Franch at sa family niya. Sobrang thank you po sa mga nagawa niyo pong tulong sa akin nung time na ako po ay nag-aaral pa nung college. Maraming pong salamat din kay Ate Medi in behalf of sa grupo namin nila Melody Jonalyn at sa akin po. Sobrang thank you po sa tulong nyo sa amin nung kami nag-aaral. Kung nasaan man kami ngayon, dahil lang po yun sa pagtulong nyo po sa amin. Marami pong salamat and God bless po. Sana marami pa po kayong matulungan kagaya namin na talagang hindi kaya financially ang makapag-aral. Yun lang po. At check na po natin kung ano po yung problema sa. Try muna natin. Test print muna tayo. So, hindi ko na siya dinownload kasi naka-install naman na siya sa unit ko. Kaya, multi-test print na lang tayo. Guys, kung mapapansin nyo, wala yung kanyang cyan or yung kulay blue, tapos medyo may line na yung black. So sa ganito, unang gagawin natin is i-vacuum siya. So check na natin, pwedeng kasing mag-vacuum tayo through doon sa ano niya, sa software. Pwede namang manual din. Okay guys, ngayon ang gagawin natin, mag-head clean tayo gamit yung application. So, si HP kasi meron siyang printer assistant. So, i-click lang natin tong application ng HP DeskJet 5810. Nasa loob niya yung printer assistant. Tapos punta tayo sa maintain your printer. Yan. Dito guys, kung mapapansin nyo, marami siyang features. Ito yung apat. Kasi ang gagawin natin ngayon is cleaning para lang mawala yung clogging. Itong clean ink cartridge, kiklik nyo lang siya. Kasi ito yung gagamitin natin para mawala yung clogging. Ito yung pinakaunang step na pwede natin gawin bago tayo dumaretso doon sa manual na pagwa-vacuum gamit yung pinaka-sanction tool. Usually pagka ganito, maraming beses mo siyang uulitin. Sa ganitong setup ngayon, sa first attempt natin, hanggang dalawang
ano siya, set ang gagawin natin para lahat ng kulay ma-i-vacuum natin. Kasi dalawang cartridge siya. Usually kasi ang nababacuum is, una is yung black, tapos sinusunod niya yung colored. Tapos second level ulit ng clean. Hanggat sa luminaw yung pinaka-print out ng papel. Ayan, may mga guhit pa rin siya. Ayan. Wala pa rin yung sayan. So, pagka ganito, kailan try na tayo ng software cleaning, ng head cleaning, imamanual na natin siya ng pagki-clean. Gamit na tayo ng sanction tools. Explain ko na rin sa inyo guys kung para saan itong pictures na to. Itong clean printer, ang kiniklean naman ito is yung kanyang roller. Kiniklean niya kada magpipin siya ng papel, binapabalik-balik niya yung pinakapapel para yung mga natapon ng ink doon sa pinaka-roller niya, didikit doon sa papel. Actually, kung mapapansin niyo, may mga ganito siya. Ito. Ganyan siya. Kapag nag-cleaning siya ng roller. Ayan. Tapos, yung Align ink cartridge naman, usually ginagamit yan, based na rin sa sample niya, yung may shadow siya. Kasi hindi siya fine yung pinaka, ano niya, yung printout niya. Gamitin niya yan para i-align yung pinaka-image. Yun yung pinaka ano niya, purpose. Tapos yung isa naman, yung print quality diagnostic page, ito yung pinrint natin ngayon. Ito siya. Yan, print quality. Yan. So, okay, ang gagawin naman natin is manual cleaning ng head. So, gagamit na tayo ng suction tools. I-minimize muna natin to. So, ito yung unang printout niya. And then, ito yung pangalawang printout niya after niya mag-head clean sa software. So, hindi pa rin lumabas yung sayan. Ang gagawin na natin ngayon is ay manual vacuum na natin yung cartridge. Pakita ko sa inyo kung paano guys. So, kailangan muna natin ng gloves kasi madumi ang ink. Mahirap tanggalin at mahirap linisin yung ink sa kamay. Matagal siya mawala. Okay siya. Ito siya guys. Siya nga pala guys. Bago kayo mag-test ng pagbabacuum at
mag-test print, lagay niyo, i-check muna to kung naka-on. Ito kasi yung pinaka-bulb nung hose galing dito sa tank papunta doon sa cartridge. Usually kasi nakaganyan siya, pag naka-off siya, ang ginagawa kasi sa kanya is iniipit yung pinaka-hose para walang dadaloy or tatapo na ink doon sa pinaka-cartridge. Ginagawa lang yan guys kapag magta-travel kayo or ita-travel niya yung unit. Pag gagamitin niyo siya, ibabalik niyo siya dito. I-on niyo siya. Yan. Para free flow yung ink papunta doon sa cartridge. So, yan siya. Yan yun yung level ng ink. Okay guys, ngayon, ibabacuum na natin manually yung pinaka-cartridge niya kasi hindi na siya madala doon sa application lang na head clean. So, ang una natin gagawin guys, itong kanyang ink tank, i-off muna natin yung pinaka, ano niya, i-off lang natin. Ayan. Para pag tinanggal natin yung cartridge, hindi tutuloy yung ano, yung ink. Then, off natin yung printer. Ito siya. And then, okay. Remove lang natin yung pinaka cartridge sa gitna dahil nakapatay na siya. Press lang natin to bababa para mag-release yung pinaka lock. Ayan. So pwede natin kunin na yung pinaka colored. Pindahin nyo lang. Ayan siya. So, ang problema natin yung sayan. Sa pag-test nung pinaka-cartridge guys, okay yun ng band paper, kahit scratch, para lang matest nyo yung pinaka-nozzle niya. Didikit nyo lang siya po kayo ng band paper. Then, ididikit nyo lang siya pinaka head niya. Dikit nyo lang sa band paper. And makikita nyo dyan guys kung ano yung kulay na lumalabas. Ayan. So, lumalabas yung yellow. Puro magenta lang. Vacuum na natin siya. Pasok na natin to. Basta guys, huwag nyo kakalimutan patayin yung pinaka-tank para hindi magtutuloy-tuloy yung pag-agos ng ink doon sa hose. Gamit tayo ng ganito guys kasi ito yung pang vacuum natin. Magkaiba yung size nya kasi depende yan sa pinaka nozzle ng cartridge. Yan. Depende sa size. Ito kasi yung mahaba sa black sya, so hindi natin sya gagamitin. Ito lang yung gagamitin natin pang colored kasi yung pinaka ano nya lagayan yung butas sakto lang sya dun sa print head. So, ganyan lang guys. Ililigit nyo lang siya lang ganun. Yan. Tapos. Ito, papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga gagamitin nating tools sa pagbabacuum ng cartridge. So, dapat meron tayong sanction tools. Gaya nito. Rubber siya.
Tapos lusutan siya ng syringe. Ito yung kailangan natin, syringe. Kasi dito natin siya ilalagay. Itusok. Yan. Tusok natin siya dito. Yung syringe sa butas. Yan. Tapos ipapatang natin yung cartridge dito. Ito siya. Patong natin dito. Tapos ilalapat natin maigi. And then bago natin siya higupin pababa. Para mahigop lahat ng mga dumi or yung mga bara doon sa pinaka nozzle niya. Tapos pag nahigop na siya, kailangan niya ng waste tank gaya nito. Kahit anong empty bottle na pwede niyang paglagyan. So, bawa may laman na to, itutusok niya lang doon, nilalagyan ko siya ng butas para itutusok natin yung syringe doon. And then ibubuga niya na doon lahat, itatapon niya na lahat yung pinaka waste ink. Tapos yun, dito niya nilalagay. Pinatapos na, yun, pwede niya na ibuhos sa ano, sa bowl, sa CR or kung saan niyo man pwedeng itapon. Ayun guys, gagawin niyo lang yan ng ilang beses hanggat sa lumabas yung pinaka ink na kailangan niyo. Tapos yun pala guys, mas maganda gumamit kayo ng mga gloves kasi yung ink pag dumikit sa kamay niyo, mahirap tanggalin. Tapos kailangan nyo rin ng gumagamit ako ng apron. Ayan, yung parang pangluto. Kasi kagaya ngayon, nakaputi ako. Mahirap kasi pag natalsikan yung damit natin. Kahit anong kulay pen, basta pag natalsikan ng ink, usually hindi na natatanggal eh. Depende na lang sa maglalaba. So, turo ko sa inyo guys kung paano yung pag-vacuum. Okay, pasensya na kayo guys kasi medyo umuulan sa labas. Gimengi siya. So, yun. Gagawin natin ganito. Ayan. Tatapat niyo yung butas sa nozzle. Ayan. Sa akin kasi mas madaling hawak pag ganito. Pantulak. Ayan. Mararamdaman niyo naman kasi siya guys. Tsaka yan o. May guide siya. Ayan. Para dito. Meron siyang ganyan. Mas maliit na part para dito sa guide niya. Ayan. Para dito. Para hindi siya gagalaw. I-shoot niyo lang. Ayan. Sipit ko, ididiin niyo lang siya. Ayan, ganyan. Para walang ibang lalabasan ng or walang ibang papasokan na hangin. Pwede dun sa pinaka nozzle nyo lang. Then itatusok nyo lang itong syringe. Inigutin nyo lang. Yan. Nakita nyo dyan guys. Inigot nyo na yung ink. Hanggat sa lumabas na yung pinaka kailangan nating ink. Which is yun yung cyan. Yan. Lang. Tapos buhos nyo lang din sa pinaka buhos nyo lang din sa pinaka waste tank nya. Yan. Yan lang. Then editin nyo ulit. Check natin kung may improvement. Ito na, labas na yung yellow. Ayan. Lumalabas nyo na cyan. Yun, may cyan at saka magenta na guys. Wow! So, konti na lang. Check natin.
sana madala lahat siya sa manual vacuum natin. Kasi ang mahirap nito guys, kung yung pinaka nozzle niya is talagang natuyuan na siya. Yung tipong hindi na kaya ng vacuum lang. Kagana na guys, wala tayo ibang choice kundi magpalitan ng cartridge pag hindi na talaga kaya ng vacuum. No! God, please, no! Try natin ulit. Usually ginagawa ko yan mga 4 to 5 times para siguradong malinis lahat ng nasa nozzle niya. Yellow, kung napapansin nyo, lumalabas na siya ng mas maayos. Ibabomba-bomba nyo lang basta hanggat mapipil nyo na may humihigo pa siya ng hangin. Yan, makikita nyo guys, bumabalik yung pinaka rubber ng suction natin. Pagka ganyan na wala na siyang mahihigo, ibig sabihin wala na laman yung pinaka-cartridge natin. So, yun. So, yan guys, makikita nyo, meron ng yellow at saka cyan. Kompleto na siya. Based dun sa bula niya. So, malalaman lang natin yan, mag-confirm lang natin yan pagka nag-print na tayo. So, try naman natin i-lapat sa pinaka bond paper. Wala na siyang laman. Ayun. Ayan na, tatlong line na siya guys. So, meron na yung tatlong line. Hindi pa ubos na yung yellow. Ayan no. Okay. Nyo guys, tatlo na siya. So, ibabalik na natin siya dito. Tulak nyo lang guys. Tulak nyo lang. And then, diin nyo lang ulit yung pinaka-lock. Ayan. So, balik nyo lang doon sa kung saan siya nakalagay kanina. Then, i-on natin yung pinaka-host. Tapos, i-on na natin yung pinaka-printer. So, ito guys. May lumabas na print quality diagnostic. Kita nyo medyo may line na talaga yung cyan. Maganda yung print out ng magenta at saka yellow at saka yung black, medyo may line na rin siya, may konting hair line siya. So tatry pa natin ngayon isa pa ulit ng cleaning kasi kasing kukunti pa rin yung ink nya, hindi pa talaga siya napupuno. Yung sa black, pwede rin natin siyang i-manual head clean. Check natin kung madadala sa vacuum ng manual. Ayan, yun pala guys. May mga instances kasi na nangyayari na kagaya nito. Kung napapansin nyo, mayroon siyang line. Kapag na-try nyo na ng ilang vacuum siya, tapos nakapag-load na kayo ng maraming ink sa cartridge, kumbaga napuno nyo na yung cartridge, and then nakapag-head clean na kayo ng ilang beses at ganun pa rin, so meaning may problema na talaga yung pinaka-cartridge nya. Ayan, for replacement na siya. Pero yung ganitong printout, nababago pa yan. I-adjust nyo lang yung pinaka-printing quality sa properties ng printer.
di ba meron doong normal, tapos a draft, normal, at saka best. Or yung nakalagay din yung iba is fast draft, normal, at saka yung high. Ilalagay nyo lang siya sa high, yung sa pinaka best quality. Ang ano lang doon is mas mabagal siya kapag nakaset siya ng high or ng best. Kasi yung isang line, binabalikan niya ng mga ilang beses bago niya matapos yung buong image. At saka isang ano din doon is mas malakas siya sa ink. Pero yun nga, mas maganda yung quality niya kasi mas fine na siya. Yun yung pwedeng last option na pwede natin gawin kung wala pa kayong budget pampalit ng cartridge. So, check natin. Mag-load ba tayo ulit ng ink? Second level of clean. Balik natin yung bond paper kasi sayang, scratch lang naman, so pwede pa natin lagyan yung kabilang side saka ito, yung ating scratch. So, medyo hindi nagbago yung quality ng black, guys. Yung manual vacuum na rin natin siya. And kung makikita nyo, may line pa rin. So, yung manual vacuum na rin natin siya. Same procedure. Off muna natin yung tank. Off muna natin yung printer. Kailangan natin ng sapin. Silayin natin ulit yung cartridge sa gitna. Ibangan natin yung black. Kailangan yung black, guys. Isa lang yung pinakalagay ng ink. Kailangan naman natin yung pang-black. Ito kasi tinanggal ko yung lock. Para kahit anong cartridge size, pwede natin gamitin. Palitan lang natin yung pinaka-rubber niya. Yan. Tapos yun. Yan. So yan, pwede natin siya itulak ng kamay. Tapos igo yun, kita nyo guys, dami agad. Tapon sa waste tank ang ating punan ng dumi. Isa pa ulit. So wala na, smooth na siya, wala na yung bara. Alaman nyo kasi pag may bara, kasi yung pinaka syringe nyo, pigil na pigil siya. Hirap na hirap siyang makahigop ng ink. Natin. Yun. Yan. Wala na yung line. So, kabit na natin siya. Dito. Ito yung lock. Then, baba yung lock. Doon. Sado. Then yung ink on natin, then on natin yung printer.
Same procedure ulit. Mag-head clean tayo sa software para magkaroon ng laman yung ano, yung ink from doon sa tank. Hihigupin niya ng hihigupin para mapuno yung cartridge. Guys, okay na yung black. Smooth na siya. Compare sa kanina. Saan na yung isa? Saan na yung ating comparison? Ayan. Ito yung kanina. May line. And then, ito na yung last. Ayan. Buo na yung black. Yan, yung sayan din, yan. Okay na siya. Meron lang pinaka-konting-konti na ano pa, may line. Check natin sa mismong image kung gaano pa ganda yung quality niya. Siya guys, tingnan niya yung print out niya. Ito yan ngayon, so mas maganda na siya. Okay, mapapansin nyo guys, medyo matagal siya mag-print kasi naka-high quality siya. Ayan siya guys. Ang pinaka final print out niya. Maganda na siya. So, success yung ating ano, head cleaning ng cartridge na may clogging problem. So, yan lang guys. Kung nagustuhan nyo yung video na to, huwag nyo pong kalimutan paki-like, share, and subscribe na rin po ng ating page. And then, paki-hampas nyo na rin po yung bell button para lagi kayong mananotify kada may bago akong video na i-upload. So, yun lang po. Sharing is caring. At shoutout muli sa may-ari ng unit ito kay Ate Franch. Thank you po ng marami sa tulong niyo po sa akin at sa aking mga kaibigan. Maraming marami pong salamat sa inyo po. At sa lahat po ng mga hindi po namin nakilala na tumulong din para makapag-aral kami ng college. So, yun na po. God bless and ingat po tayo. More blessings to come po sa inyo. Yun lang po. God bless. Shoutout na rin po pala kay Ma'am Reyes or mas kilala ng ibang mga co-teachers niya na Josefina Reyes. Isa rin po siya sa tumulong sa akin personally. Malaking naging parte po niya sa aking college life kasi siya po yung talagang ano eh, naging nanay ko nung during that time na nag-aaral ako. Maraming pong salamat, ma'am, at God bless po at
alam ko pong marami pa po kayong mga estudyante na kagaya ko na natulungan niya nung time na yon. At sana po, marami pa pong blessings na dumating po sa inyo. At talagang tinatanaw po namin ng malaking utang na loob, ako po personally, sa lahat ng mga ginawa niyo po sa akin. At yun lang po at God bless.